Hello! Magandang umaga! Dahil fruiting season na ng ating avocado. Hindi ko alam, maaga silang nagbulaklak ngayon. Ngayon pa lang ay November pa lang. Usually, February ito. O January. Pero, meron na siya ngayong mga bulaklak. Ito nakikita natin. Kaya naman sa video natin ngayon, ay magbibigay tayo ng tips kung paano mag-abono, kung saan lalagyan ng abono, gaano kadami ang abonuhan, at syempre, yan sa ating mga halaman ng mga dalandan. At ito pang iba nating mga halaman. So, tara! Ayun, meron tayo ngayong urea. Pero let's assume na huwag mo na isipin na urea yan. Isipin mo muna yan ay yung abonong kailangan mo. Siyempre, itong urea ay kailangan kapag nagpapalago tayo ng mga sanga, mga dahon. Pero kung nais mong magpabunga ng iyong mga halaman, ang kukunin mo, ay teka lang, ang iyong bibilhin ay itong Tripol 14. Hindi ko muna bubuksan kasi kailangan ko sa tubigan yan ito. Yan, complete fertilizer na Tripol 14. Yan ang iyong kailangan. So, tara, pumunta tayo sa bunga, ay sa puno. Ito ang mga importanteng bagay na kailangan natin malaman sa pag-abono. Kailan ba tayo dapat mag-abono? Napipredict mo naman yan kung kailan ang tig-fruiting season ng ating mga halaman. So, ang gawin natin example, itong ating lansones. So, yan. Dito na tayo sa punto ng lansones. So, ito ang ating lansones. So, yan. Ito ay hindi pa ako masyadong namumunga. Pero halimbawa, i-assume natin na namumunga na yung ating lansones o yung ating mga dalandan. Saan pa dapat tayong mag-abono? Ang pag-abono niyan ay depende dun sa luwang ng kanyang dahon. Kagaya nito, yung ating mga dalandan. Kung saan nasasakop niya ng mga sanga ng dalandan na yan, pag yung nalililuman niyang lugar, doon tayo magbubutas. Yan, diba? Kita mo yung mga ugat na yan? Yan. Pwede na tayo magbutas dito. Pwede tayo magbutas banda rito. Magbutas tayo dito. Lagyan natin na tag-iisang takal ng sardinas. Yan, dito tayo magbutas. Yan. Kasi maluwang na itong ating dalandan. So, yung ugat na aabutin niya, yung abono niyan, ay maaabot na ninyo yung abono na ilalagay natin. Tingnan natin. Bakit kailangan natin maghukay? Maganda kasi na nakalubog yung ating mga fertilizer para hindi mag-evaporate. Kasi yan ay mga nitrogen base, lalo yung urea. Tripol 14 okay lang, pero mas maganda pa rin nakabaon para nakaka-penetrate yung ugat, napipenetrate yung ugat ng abono. So ayan, pa na tayo. Yun, dagyan natin. Okay. Kung sa tingin nyo ay kulang pa, pwede nyo dagdagan. Okay guys, then tabunan natin. Okay. Tapos punta na naman kayo sa ibang mga lugar. At least, apat na butas sa isang puno. So, ganun lang kadali guys. I hope you learned something valuable. So, pag magpapabunga tayo, kailangan natin ng Tripol 14 o complete fertilizer. So, yun guys, I hope you learned something. So, sa ating video for today, kita nyo naman,
Hindi niya na yan. Hindi na nila time ngayon na pabumungap eh. Ah, ito po si Mr. Green. Hanggang sa muli nating pagkikita-kita. Thank you so much. So guys, magandang umaga. Another important information na itadagdag natin doon sa ating video ay kung gaano kadami ang sukat nito. Usually kapag malaki na yung puno, mga pag ganyan nakalaki yung puno, kahit magabuno kayo ng 1 kilo, kalating kilo hanggang 1 kilo ay walang problema at maganda nga yung epekto niya kung mas marami. Pero ideally kung natatakot kayo at baka na mamatay yung inyong halaman, ay pag fruit trees na ay matibay na yan sa mga pagpatay ng yung nakakamatay na pag-aabuno. Kaya naman pag maliit pa yung puno, pwede kayong mag-ingat dyan na halos pinakamarami yan 1/4. Pero pag yung mga 10 years old na puno, ay pwede nyo nandagdagan hanggang 1 kilo yung abuno natin. So pwede na mas maraming abuno, diba? Mas maraming, mas maganda. Okay. Sa mga pag-aabuno lang ng mga gulay, kaunti lang talaga dyan. Teaspoon lang, yan ang kailangan ilagay dyan. So, tapos huwag nyo ilalapit ng masyadong malapit sa puno niya. Kung ito ay mga gulay, o yung mga halaman. Pero pag puno, walang problema. Kahit malapit, medyo malayo, hanggang nasasakop nung kanyang mga sanga at dahon. Yun yung widespread na yan. Pwede ka mag-abuno dyan. So, ayun. Dagdag ka naman lang. Mr. Saluyot here.